Ngayong araw ay narito naman tayo sa San Jose City dito sa Nueva Ecija upang kilalanin ang isang babaeng negosyante na ginawaran bilang isang most outstanding woman in the field of business. Halina't kilalanin natin siya. Actually, hindi ko naman talaga ini-expect yon na magka-award ako. Kasi, ano nga lang tayo eh, simpleng mamamayan. Tapos, hindi naman ako ganun kalaking isang kumpanya para, marami namang business tycoon dito sa lungsod namin. May nag-endorse sa akin, binigay nila yung entry ko, tapos yun, nagulat ako, nakuha ako as most outstanding women in San Jose City sa business sector. Hindi ko po alam kung gaano karami kasi okay. 10 kami, pero iba-ibang sector. Ako yung napili sa field of business. Siyempre na overwhelming kasi sa isang katulad ko na yun nga, sinasabi ko, ang dami kong pinagdaanan, pero naniniwala pa pala sila sa akin. Opo. Ang advice ko lang na halimbawa, nagnegosyo ka, successful ka na, always put your feet on the ground. Huwag kang magbago. Instead, mas ipakita mo pa doon sa mga kapwa mo na you are not just there to do the business or just to make money. Or yun lang para magpayaman ka, hindi. Mas gugustuhin ko na ibalik ko na lang yung ibang pinagkakitaan ko. Basta ang para sa akin, maging safe lang sa family ko, maano ko sila, the rest, ibigay ko na lang sa iba. Ibinahagi naman ng lokal na gobyerno ng San Jose City ang ilang mga proseso at kriteriya na kanilang naging basihan kung paano nga ba sila masusing pumili ng mga taong karapat-dapat na gawaran ng pangarangal mula sa LGU. Karoon kami ng screening, inimbitahan po natin yung mga nominees at isa-isa po natin silang in-interview. At doon po sa part na yon, doon na natin na-identify. Parang sa pageant lang, di ba, meron tayong mga criteria for judging. Ganon din po yung ginawa namin na talagang binusisi natin, kinilala natin, isa-isa yung mga nominees. And then, nakahanap po tayo o nakapili po tayo doon kung sino po talaga yung most deserving sa kanilang lahat. So, isa po sa mga requirements din na ibinigay ng mga nominees natin for Outstanding Women, they provided a booklet na makikita natin dito na not only na yung nag-e-excel sila sa kanilang profession, pero yung nagawa nila within the community. Kasi mahalaga yan na not only for ourselves, kailangan handa tayong tumulong. I am proud to say na lahat po yung 10 outstanding women na napili natin ay talagang naging public servant po sila sa ating lungsod. Tinayo natin committee kasi dito sa pagpili ay yung nangunang HR ng ating LGU. At naggawa ng committee para piliin yung mga credential nila, kung ano mga daladalan nila. Doon ang batayan at yun ay pagbobotohan nila kung ilan yung nag-pass ng requirement na gustong masama sa 10 Outstanding Women's. Based sa requirement na sinadmit mo, doon pipiliin kung sino yung best of the best. Dagdag rin ni Mr. James Victor Pataksil, Secretariat ng isinagawang 10 Most Outstanding Women, isa ang sektor ng business sa masasabi nilang naging madugong parte sa pagpili ng pagbibigyan nila ng parangal. Ngunit, ibinahagi rin ito ang rason kung bakit nga ba napunta ang titulo kay Ginang Salonga. Number one would be their character. Siyempre, part din dyan yung contribution nila sa iba't ibang field with regards to education, health, business. Ayan. So, aside from that, is their community contribution. Hindi pwede na successful businesswoman ka lang. Dapat you have contributed a lot from this community. And as we have checked, that's what Ma'am Eden has, yung mga nagawa niya is, kumbaga, it's exemplary. She's not just a businesswoman, pero
masasabi namin na she've helped a lot, lalo na sa kanilang barangay. She started from her barangay and now, unti-unti na siyang tumutulong din sa iba't ibang barangay. And sa katunayan nga, during this time, our Pag-ibang Damara Festival, since 2016, matagal na naming pinangarap yung big screen sa aming pageant. And then, she helped us with that. So, ngayon, mas maraming bata yung makaka-experience ng mas magandang pageant. And aside from that, yung mga tulong niya na binigay sa mga bata. Very inspirational. Actually, doon sa business sector namin, mahirap siya na i-critic dahil yung screening process medyo madugo. Imagine, it's a 5-panel na magde-debate to have this award. And then, sa business sector natin, ang daming deserving businesses. But, not everyone has done something big or impactful sa ating community. So, ayun. Kaya medyo mahirap siya. With her booklet, or the write-up, as we call it, yung write-up kasi niya, it's very, madali siyang reviewin. We don't need to do follow-ups kasi we were able to check yung write-up. Actually, isang libro yung write-up ni Ma'am Eden with all her works. Actually, yung manlagay niya doon, yun yung mga works niya and achievements from yung mga nationwide awards niya. Hindi niya pa nga nailagay doon yung mga ginawa niya dito sa San Jose. And I was lucky enough, personally, to see her works. At sa likod ng kanyang mga tagumpay ay ang mga taong patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa produkto ng Adelex Trading Corporation. 8 months na siyang fully operated. Then 5 months po, bumalik na po siya. Labas na yung ano namin, yung ROI namin, okay na within 5 months. Kulang yung kauna-unahan pa lang na may dispenser dito sa gawin namin. So halos lahat ng barangay, sakop ko po siya. Tsaka dalang din siguro ng ibang mga medyo malalayo, instead na pupunta pa siya ng bayan, dito na lang halos lahat, lahat ng may machineries dito sa akin nagpupunta, dito sila kumukuha. Bultuhan din kung kumuha, kaya within 5 months. Bumalik na siya. Lahat ng dumaraan, hindi sila makapaniwala na nasa kalagitnaan ng bukid, meron ng gasolinahan na ganitong klase siya. At ang pinaka-the best talaga is solar-operated siya, hindi siya electricity. So lahat ng nagpapagas, yung iba na nadadayo dito, namamangha sila na kakaiba talaga yung pwesto dahil siya lang yung nandito sa pinaka-gitna ng bukid ko talaga. Malaking pasasalamat ko sa Adelex. Kasi kung hindi kay Adelex, hindi ako magkakaroon ng portable dispenser na isang pinagkukunan namin ng income namin sa aming pamilya na malaking tulong talaga sa amin, lalo na sa everyday na pangangailangan namin. Malaki-malaki talaga ang naitutulong niya sa amin. Maraming salamat, Ma'am Eden. Dahil sa'yo, nakilala ko ang Adelex at dahil sa'yo, nagkaroon ako ng dispenser. Kaya maraming salamat po. Okay naman yung location kasi daanan siya ng tricycle. Kasi kapitbahay lang namin yung eskwelahan, yung senior high, saka yung junior school. 100% okay naman po siya. Sa pagpaprocess po ng mga papers, meron po kami. May ano po sila parang agent na po sa office na tutulong para makakuha po sa BIR, mga ganyan po, CNC. Mga mahirap pong papers na kuhanin, tutulungan ka po nilang makakuha. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si SK Chairperson Sam Abalia kay Ginang Salonga sa walang sawang suporta nito na ibinibigay hindi lang sa kanya, bagkus maging sa kanilang barangay. Dagdag pa nito, ang katangian na meron si Ginang Salonga ay tunay ngang isang napakalaking inspirasyon para sa kanila. Napakapalad ng barangay po namin. Nandito po si Madam Eden Salonga, ang Adelex, dahil wala po siyang sawang sumuporta sa barangay po namin unang-una. At syempre, binigay siya ng programa ng sa mga kabataan, una na po yung mutihan ng Santo Niño Second. Hindi lang po nagbigay po siya ng prize, binigay niya po ng mga scholar, yung mga candidates para magpatuloy yung pag-aaral nila. Napaka the best po ng Adelex at napakapalad din po. Hindi lang po sa barangay namin kundi sa buong San Jose City. Siyempre, hindi lang po barangay namin, kundi marami na pong barangay na tulungan po si Madam Eden.
hindi lang po sa Barangay Santo Niño II, kundi sa iba't ibang barangay po ng San Jose. At meron pa nga din po sa ibang lugar ng Nueva Ecija. Po tinulungan niya po yung PWD, hindi lang sa barangay namin, kundi po sa buong San Jose. Nagbigay po siya ng mga wheelchair para po sa PWD, sa mga senior na nangangailangan po. Tapos mga nebulizer para sa mga nahihirapan ng mga kabataan sa asthma. Sa kabuuan, ang Adelex Trading Corporation sa pangunguna ng kanilang CEO, Dr. Maria Eden B. Salonga, ay bukas sa pag-asang makapagbigay pa ng maraming tulong sa pamamagitan ng kanyang serbisyo, hatid ng kanyang negosyo hindi lamang dito sa lugar ng Nueva Ecija, bagkus ay maging sa iba pang panig ng bansa. Ang parangal na kanyang natanggap ay magsisimbolo upang mas magsumikap pa na abutin hindi lang ang kanyang mga pangarap, kundi kasama na rin ang pangarap ng lahat ng mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Jane D. Guzman para sa BHTV News, Philippines.